po mga ma'am and sir. Hello po. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sana po natuwa kayo sa mga nai-upload kong videos noong nakaraan. Marami po ang naka-appreciate, marami po ang nag-thank you, marami po ang nag-message sa akin dahil ay nakakuha ng mga libreng certificate mula sa iba't ibang universities. And ngayon naman po mga ma'am and sir, meron din po nagtatanong sa akin kasi po ito po yung trending na nagbibigay ng certificate ngayon. So ngayong araw po, ito turo ko naman po sa inyo dun sa mga hindi pa po nakakaalam kasi po marami na rin po akong nakita na marami nang nakakuha ng certificate na ganito. Yung paano ba magkaroon ng Vibal certificate for free? Para ito po ay para sa mga hindi nakakaalam. Ano ba ang Vibal? Based on my research po, ang Vibal Learning Group po, sila po ay yung mga group of educators na nagbibigay ng different courses po. And ngayon po, ituturo ko nga po sa inyo kung paano kayo makakakuha ng free online certificate sa Vibal. Mga ma'am and sir, ang Vibal po, para sa inyong kaalaman, sila po ay nagbibigay po ng mga free webinars. So ako po, simula nung nakita ko po sila, nagkaroon na po ako ng mga ilan din po, medyo marami na rin pong Vibal certificate from their webinars at saka din po sa kanilang courseware. So unahin ko po muna step by step kung paano ko ba nakilala or nahanap itong Vibal. So trending po siya ngayon, na lumalabas po siya sa Facebook. So nung nakita ko po yung Vibal, so sinerge ko po siya. Tiningnan ko po yung kanyang page. Then after nun, nung malaman ko po yung kanyang page, binrowse ko po ang kanyang page. Nung nabrowse ko po yung page niya, nakita ko po yung mga available kung papaano magkakaroon or kung papaano magkaka-access sa kanilang webinar. So, webinars po muna ang pag-usapan natin. Ang sunod po natin pag-usapan ay yung kanilang free courseware kung papaano ba. So, sa webinar po nila, ang una pong gagawin, ayan, kung makikita nyo lang po, i-browse nyo lang po yung kanilang group. Ihanap, i-search nyo lang po yung kanilang group. Vibal group po, then i-like nyo po yung kanilang page para po lumabas yung mga kailangan gawin. So, eto po, nung i-search ko po, makikita nyo po dyan, nagbibigay rin po sila ng mga free materials. Ayan. Ayan po, makikita nyo po dyan. Nakakatuwa po ito. Kasi marami po kayong ma-access sa kanila. So, katulad po ng mga, meron din po sila dito ang iba't ibang link. So, ang ginawa ko po, nung una, naghanap po ako ng pwede, mga free. Katulad po nito, nakalagay po dito, it is free. Ayan, basahin nyo na lang po kung anong content nito. So, may ibibigay po silang form. Then, ito lang po kasi yung ginawa ko Pag, i-click ko lang po yung form, then pag na-click ko po yon, lalabas po yung form na kailangan yung sagutan, which is kailangan po nandun lahat yung mga information ninyo or kung ano ba yung dapat yung paglagyan ng certificate, kung anong pangalan. So i-click nyo lang po itong link nila, nakalagay naman po dito sa kanilang description kung ano yung link and kung ano yung mga topics na meron sila in the coming days. Ito na po mga ma'am, lumabas na po yung form na kanilang pinapasagutan or survey form. Ikinilik ko lang po yung kanilang link. So, ang una nyo pong gagawin, punta po kayo sa kanilang group page para po makita nyo po yung kanilang kung ano ba yung mga kanilang mga link. Then, after that, i-fill out nyo lang po lahat ng information na nakalagay sa form. Full name ninyo, school address, mobile number, email address, position in school. Then, mamimili lang po kayo ng topics dito. Then, click submit po.
kung gusto niyo pong i-attendan lahat ng topics na ito, pwede po, mag-submit lang po ulit kayo ng panibagong form. So, ganun lang po yung aking ginawa. Then, after po nun, kapag submit na po kayo ng form, ang gagawin niyo po ay, yung schedule po nila, kailangan niyo pong alamin kung kailan. So, subscribe niyo po yung kanilang YouTube channel. Then, after niyo pong masubscribe yung kanilang YouTube channel, yun po, abangan niyo po kung kailan nila i-aire yung mga topics na yun. Then, panoorin niyo lang po hanggang dulo. So, kapag napanood niyo po siya hanggang dulo, yun lang po kasi ang ginawa ko. Meron pa po silang mga requirements na kung paano makakuha ng free digital certificate. Basahin niyo na lang po yun sa kanilang group. Then, after po that, na kapag na-complete nyo na po yun, yung kanilang mga requirements, kung paano makakakuha ng pre-digital certificate. So, antayin nyo na lang po sa inyong inbox kung ang inyong certificate ay nai-email na nila. So, mag-i-email po sila. Sila na po ang bahala. Kayo po, ang gagawin nyo lamang po, mag-aantay lang. Mag-aantay lang po. So, ayan na po, punta po tayo sa aking Gmail. Kung mapapansin nyo po, meron po akong nakuha ang certificate galing sa kanila. Ito po. Ito po yung certificate ko na kung saan naka-attend po ako ng kanilang webinar. So, nag-email po sila sa akin ng digital certificate. Ito po yun. Yan po. Para po makita, i-click nyo lang po yung digital certificate na in-email nila. Then, kayo na po ang bahalang mag-upload, mag-download, and mag-print. Mas maganda po kung ipiprint ninyo para po i-file nyo po sa isang clear book. Mas maganda po kasing nakikita natin yung ating mga pinaghihirapan. So, yan po. I-click nyo lang po para ma-download ninyo. Ayan po mga ma'am and sir, yung kanilang certificate na binigay sa akin nung ako ay umattend sa kanila ng webinar noong April 23, nakalagay po dito sa certificate ko na umattend ako sa kanila ng webinar noong April 23. So, ayan po, i-download nyo lang po siya, then kapag na-download nyo po, i-file nyo na po, i-print nyo na po para makita nyo po ang inyong pinaghirapan. Then, mga ma'am, take note lang din po na huwag nyo pong kakalimutan na maging patient lang din po sa pag-aantay ng kanilang certificate. Kasi medyo matagal din po magbigay sila ng certificate kasi nga po siguro sa sobrang daming na-attend ng kanilang free webinar. So, yun po. Ngayon naman po mga ma'am and sir, kung ayaw niyo naman pong umattend ng kanilang free webinar, pwede naman po kayong magkaroon ng certificate sa kanilang courseware. Yung katulad po ng itinuro ko sa inyo sa Future Learn at saka sa TESDA, which is self-paced naman po yun. Kayo po yung magsasagot, kayo po ang bahala kung kailan nyo matapos yung module. Meron din po silang ganon. So, nasaan po yung kanilang ganon? Nasaan po yung kanilang link na ganon? Paano po kayo makakakuha ng certificate? Katulad nitong sa akin, yan po, nakikita nyo sa screen ninyo, ang title po nito ay Handling Teacher's Dilemma Through Ethical Decision Making. So, ito po ay kinuha, nagawa ko or natapos ko nung April 22, 2020. So, yun po ay self-paced lamang. Kayo po ang bahala. Katulad po nung ginawa natin sa Future Learn, sa TESDA, at saka sa TEFL. So, ito po yung kanilang link. Ayan. So, ang link po nila is courseware.vsmart.ph. So, itatype nyo lang po yan sa inyong browser. Then, kapag na-type nyo po yan sa inyong browser, so, ito po yung lalabas. Lalabas po diyan yung register and login. Siyempre, katulad po nung ginawa natin sa mga nauna kong videos, ang una po natin gagawin is magre-register lang po tayo. Mga ma'am and sir, kapag po kayo ay nagbibigay ng email address ninyo, make sure po na iyon ay valid talaga, na active talaga kasi po, doon po sila nagsesend ng inyong certificate. So, hindi po kayo makakakuha ng certificate kapag po invalid yung email address na ibinigay ninyo kapag hindi po active. So,
kailangan po active. Then, matuto rin po mag-antay sa certificate kasi ibibigay rin naman po nila yon. Katulad po nung akin, so medyo matagal na din po. Pero, nung isang araw lang po sila nakapagbigay. And then, ito po yung pag nakapag-register na po kayo, so magla-login na po kayo sa kanila. Kapag nakapag-login na po kayo sa kanila, dadalhin na po kayo sa mga free courses nila. Ayan na po mga ma'am and sir. Nakapag-login na po ako sa kanilang free courses, sa kanilang link. Ito na po. Maa-access ko na po yung mga free courses na kanilang ibinibigay. Katulad po nung sa Future Learn, meron po silang free, meron din po silang may bayad. So, para po malaman ninyo kung nasaan ang kanilang mga free courses, so, tingnan nyo po sa taas. Makikita nyo yung home, yung courses, yung rubrics, performance tracker. Dito nyo po malalaman kung natatapos nyo po ba yung inyong course. Kailangan po lagi maka 100%. So, tingnan po natin sa courses. I-click lang po natin yung all courses. Free, meron po dito. Yung courses, lalabas po yung all courses, free courses, preschool, elementary, high school, senior, high school, college, professional. So, kayo po ang bahalang mamili diyan. So, this is not only for teachers. So, also for professionals. No po? So, since I am handling preschoolers, so, sige po, i-click na lang po natin yung free courses so that para malaman po natin kung ano yung mga free courses nila. Then, kapag na-click nyo po yung free courses, lalabas po dyan kung ano yung mga courses na ino-offer nila ng free. Then, paano nyo po siya i-access or ano po ba ang dapat nyo gawin? Ayan po, nakikita nyo enrolled courses. Meron na ako dito mga courses na enroll at natapos na. Mamaya po ipapakita ko yan sa inyo. Ayan na po mga ma'am and sir, lumabas na po yung kanilang mga courses which is free. Nakikita nyo po dyan sa gilid, free, free. So, katulad lang po ito ni Future Learn na may mga requirements para matapos. Meron din po ditong performance tracker, dito nyo po malalaman kung natapos na ninyo ang inyong course. So, i-click nyo lamang po yung link. Kapag na-click nyo po yung link, may lalabas na po diyan na kailangan nyo pong mag-enroll. Ayan, antayin po natin lumabas. So, ang puhunan lang po natin dito is tiyaga at tiyaga po. Kailangan po nating tiyagain kasi medyo mabagal nga po. Ewan ko kung ako lang ba nababagalan dito or yan. Kasi po, pag ina-access ko to medyo mabagal talaga. So, yan po, lumabas na po siya. Then, ang gagawin nyo po mga ma'am, basahin nyo po yung description nila, yung objectives nila, yung syllabus. Ayan, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga modules na yan. Ayan, then... Then, after that, kapag nagustuhan nyo po, so, pwede na po kayong mag-enroll. Click Enroll Now. Ayan. Enroll Now lang po, then enrolled na po kayo sa courses. Napakadali po. Katulad lang po ni Future Learn po. Ayan, medyo antay-antay lang po tayo. Ayan, then after that, may description. Objectives, ulit, yung syllabus. Then, so, nakapag-enroll na po kayo. So, ang gagawin nyo na po, i-click nyo na po yung go to dashboard. Go to course dashboard. Ayan po. Ayan. Then, yan na po. Makikita nyo po rito sa taas, 0% completed. Kasi po, wala pa po akong nagagawa. Katulad, ganun lang din po. Kailangan nyo lang po siya ma-100% para po kayo ay makakuha ng certificate. Kapag na 100% nyo na po yan, so mag-antay lang, na lang po kayo kung kailan magbibigay, mag-i-email ng certificate sa inyo si courseware.vsmart. Yan. Yan po. Then, start course. You have to click start course. Kapag po na-click nyo yung start course, lalabas na po yung mga modules diyan, kung ano na po ang kailangan nyo gawin. So, maging matyaga lang po tayo sa pag-aantay kasi po medyo matagal po talaga siya. Ayan po.
Yan. So, lumabas na po yung course niya. Kailangan nyo pong gawin. Ito po ay challenge. Which do you think is the biggest challenge in distance learning? Please select at least 2 answers from the choices. So, may oras din po sila. So, ang gagawin nyo lang po, mag-i-start. Then, after dyan, click yung next. Start, next. So, huwag nyo pong kakalimutan, i-click lang ulit yung nasa baba, yung next button. Ano po? Para po kayo ay magkaroon ng progress doon sa inyong course. So, pagtatapos nyo po lahat yan, yung mga module nilang yan, at meron po silang requirements na hihingin, may assignment or activities, ipasa nyo lang po yun. Then, after po noon, makakakuha na po kayo ng certificate. Then, katulad po sa Future Learn, pwede rin po kayong kumuha ng certificate as many as you can po. Depende po sa inyo kung ilan po ang kaya ninyo. Hanggang sa makomplete nyo po itong performance tracker nila. Ito po yung kanilang performance tracker. Diyan po nakalagay kung ilan na po ang inyong nakukomplete. Ano po? So, ayun lang po mga ma'am. Sana po ay natutunan ninyo kung paano i-access ang kanilang free courses. And then, para kayo po ay makatanggap na rin po katulad po ng ganitong certificate, ito po ay in-email lang po nila sa akin. Ayan po, natuwa naman po ako pagkatapos ko ng course ko, nakatanggap naman po ako ng ganito. Ito po sa mga medyo hirap pong umabang sa mga webinars nila, gamitin nyo lang po yung kanilang courseware sa Vibal po, sa Vibal po. Para ito po ay self-paced din po katulad ni Future Learn, ni Testa at saka ni TFL. Sa susunod po mga ma'am na aking upload, sa update ko naman po, sa susunod na video ko naman po, mag-share pa po ako ng iba pang mga sites na kung saan nakaka-access din po ako ng mga free certificates. So, wag lang po kayong magsasawang umantabay sa aking channel. Click nyo lang po yung subscribe, then notification button kung hindi pa po kayo nagsasubscribe. Para sa ganun po ay ma-notify po kayo kung may mga bagong videos akong na-upload na. Salamat po at magandang gabi.